Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi mga bata. Magandang gabi ate at kuya. Magandang gabi tito at tita. Magandang gabi nani at tatay. Magandang gabi lolo at lola. Magandang gabi batik at puning. Muli, ito po si Kuya Ray at ito ang ating Learn Smart e-storytelling session. Ayan, so kumusta po kayong lahat? At panibagong kwentuhan na naman ngayong gabi. At bago tayo magkwentuhan, alam naman natin ang ginagawa ni Kuya Ray. Babati muna ako ng isang pasada. Okay? Sige po. Binabati natin ang ating una yung ating mga guro na nanonood, DepEd teachers. Maraming salamat po. At binabati rin natin ang ating mga kaibigang volunteers ng CDO WRAD, sina Alexis, Therese, Shang, Shane, Nadine, at si Jam. Ayan. At si, hi din kay Gabby Villarico of Davao. Ayan po. At magandang gabi yung ating, ayan, si PRC from Sorsogon, si Ms. M. Jane Francisco, Emmanuel Gomez, na na-meet ni Kuya Ray sa Antipolo, sa Teach Peace, Build Peace Movement, si Ma'am Steph, Felrose, Sir Toto Tirando from Jensen or Sarangani, Ma'am Amparo, ayan, si Ate Tin Magadia, nandyan. Si Ma'am Wilma Dorado, si Miss Luz, sa Kapano, kasama ang kanyang anak na si Mavi. Okay, sige, mamaya naman yung iba, pagkatapos ng ating bugtungan. Okay, so, ano muna tayo? Mag-check-check-ulay muna tayo. Ayan. Tapikin ang mga hita. At sabay-sabay nating sasabihin, welcoming the night with a happy heart. Ayan, so magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo ay tutungo na sa ating bugtungan. Ayan, nakita na ni Kuya Ray yung aking libro. At balik na tayo dito sa ating libro na ito. Okay, handa na ba ang lahat sa ating bugtungan? Bugtong-bugtong, aking tanong, limang magkakapatid, iisa ang dibdib. Ayan. Ano ito? Ulit. Bugtong-bugtong, aking tanong, limang magkakapatid, iisa ang dibdib. Ano ito? Sige. Habang kayo ay sumasagot, ayan, babati muna si Kuya Ray. May ayusin lang si Kuya Ray. Nakita niyo na inaayos ko. Ayan. Okay, babati muna si Kuya Ray. So, si Rona Zetineb, hi, hello po dyan. Del Imbing, kasama ang kanyang anak na si Aishi. Magandang gabi po. Si Wilma Fernando, si Aninita Honrado from Urdaneta, Pangasinan. Net Kalimag, ayan, Arlene Tutaan from Davao, magandang gabi po. Si Ma'am Lelek Arsenal from Masbate. Si Rylan Silva from Rome. Wow, magandang, ano ba dyan? Umaga po ba dyan or gabi? Ayan. Si Miss Janet Santos ng Capas Tarlac. Winnie Tuazon ng Bugalyon, Pangasinan. Magandang gabi po sa inyo. Dimple Estrella ng Leyte. Hi, Dimple. At si Oberio Ranci ng Bacoor. Ayan po, magandang gabi sa inyo. At Eileen Rojas ng Capiz. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, ang sagot sa ating bugtong ay mga kamay sa daliri. Ayan, yan ang ating
sagot sa ating bugtong. Okay. So, yun po ang ating bugtungan at dadako na tayo sa ating kwentuhan. Gaya ng binanggit ko kanina, meron po tayong bisita ngayong gabi at ipapakilala ko na sa inyo ang ating bisita. Our guest storyteller is a self-confessed bookworm. Yan, mahilig talaga siyang magbasa. At she is passionate about reading, literacy, and storytelling. And has been organizing volunteer-run read-aloud story sessions with her friends in her home city in Cagayan de Oro. Taga CDO po siya. She was a former fellow of Teach for the Philippines, where she taught grade 3 pupils in a high-need public school. She is also an earth advocate and works with indigenous cultural communities in Northern Mindanao. Ayan po. Handa na ba kayo sa ating kwento? So welcome natin ngayong gabing ito si Ate Tat Gualberto. Ayan, magandang gabi Ate Tat. Okay. Daghang salamat Kuya Ray. Mayroon sa inyong kanan. Ako di ay si Ate Tat Gualberto, usa ka development worker taga Cagayan de Oro City. Ako gatrabaho po at uban ang mga indigenous cultural communities o mga lumad diri sa Northern Mindanao. Mauna at doon na ako'y kinandar o sa ka-espesyal gigaayon ng story para sa inyo mga community. Pero bago pa nato palangsutan ang pagbasa sa story, gusto sa ako magpasalamat sa tanan nga nananaw karong gabi. Gabi na sa mga bata na sigurado po excited na po. Huwag ang ilang mama, papa, ate, kuya, o ilang pa kang mga guardians nga tita, lolo, lola, o kinsa pa ilang makauban. So, usab no, daghang salamat sa inyong paghahimong panahon para sa atong Learn Smart Eat Storytelling Session. Okay, so, andam na ba po? Ready na ba itong mga bata? Uy, wala mo ba ito kalunggan, hinay man? Kasi yun sila nakapanihapon. Ready na ba mo? Okay, okay, ready na mo, ready na po po. Sugod na ta sa atong storytelling session. Okay, so, ang atong story, parang karong gabi, bahin siya sa usa ka magical mata. Unsa ka ning magical mata, ating isipan? Matag na ba ninyo? Sige daw be, unsa ka ning magical mata? Okay, tanaw na ito kung sakto ba ng inyong mga ipangtag na. Ito na ako karon ang title sa atong story. Mao ang Malong the Magic Cloth. Kini gisulat ni Mary Ann Ordinario, bukan ni art na inyong makita, gihimo ni Tepon Atienza. Mga bata, nakakita na ba mong malong? Kabalo ba mo sa nang malong? Nabay mga malong sa inyong balay. Oh, naa, makita na ako karon. May siyang example sa isa kamalong. Kung makita ninyo, kagahan nagkalaing-laing mga color o mga pattern. Pero, magical ba di ay gini? Ano ka na dingon ang atong story na magical na tela ang malong? Mabala na ito taon-taon sa atong pagpadayon ng basa sa atong Malong the Magic Cloth na story. Atong story, bahin kinisa, buha kang magsuon na lalaki. Si Kuya, Liam Manghud na si Azim. Anak si Kuya si Ang Manghud. Azim, kabalo ba ka? Hining mga malong, misteryoso kaayon ni sila na tela. Taku ka ni silang papel sa story sa atong kinabuhi. Kabalo ba ka? Nakini, bahandi or treasure gini nato. Kahit kini siyang maayo nga mabuhat sa ato o matabang sa ato. Wala ginatawag hindi nga magic cloth. Ayan si Kuya. So, ngano ka ha? Talaw na to. Kung saan ang giday paggamit ang malong yung gitawag siya nga magic cloth. Anak si Kuya Azim. Nadumdun ko katong bago pa ka na anak, si Ama hikot niya ang isig katumoy sa malong. Huwag tanaw na ito sa iyong himo. Ihikot daw ang isang katumoy sa malong ni gamit ang pisi. Huwag, kini na himo na dayo duyan. Anak si Kuya, ikantahan daw dayon kani ina.
para katulog na dalim ka. So, magic kitay, no? Ikan sa tela, nahimo na duyan. Tanaw nato sa paylaing. Nagpadayon-dayon si kuya, kusturya kang azim. Ana siya, diba kung matulog na ta pagkagabi, gagamito nato ang malong para tabunan ang atong higdaanan. Kung naana na ang mga zzzz, ang mga lamok. Unsay sound gani sa lamok? Zzzz. Kamu daw be? Okay, kung maabot na daw ng mga lamok, gagamiton po niya ang malong para net, para dakpon ang mga lamok, para maluwas sila gikan sa mga pinaakan sa lamok. Sakit o katul, di ba? Di mataganahan mapaakan og lamok, di ba? Unya, kung dili pagidaw gyapon manghawa ang mga lamok, ang kabuhaton ni kuya, kalukuton niya ang malong hinukuton para kini mahimo og murag stick o yang pang-abogon ang mga lamok. O kung bugnaw ang gabi, ganito pa doon niya ang malong na habol para makatulog na daw tayo siya. Udaghan kiti ay kaayo gamit. Tanaw na to, unsa pa? Anak ko si kuya, azim, kadumtum ko. Atong birthday ni mo, gikamit ni mama ang malo isip mantel para i-cover sa atong lamisa. Tsyanta na yung kaayo, oh, colorful kaayo. Mas lami tanawon ang atong mga pagkaon na naadiha. Mas lipo gitanawon ang imong birthday. So, gigamit daw ang malong para mantel para sa lamisa. So, makita nimo malipayon kaayo ang pagsiko. Kung naapo daw mga programa sa school, makita nga gagamiton ang malong. Kinsa gimingo na sa school? Gimingo na kang teacher, kang classmate. O diba, madunggan na to ang musika na nagagikan sa agong o sa kulintang. Kung makita na to nga, isulog na dayon sa mga dancer ang malong. Siya dadal kay sila tanawon no nga, mulihok o magsayaw. Gigamit na nila ang mga colorful na malong. Oh, kung sabay paborito nga buhaton sa mga bata, kung tiginit, kung inaning panahon nga summer. Kung sa to, sakto ang pag-swimming o ang pagkaliko. Si ama, gagamitin niya ang malong para ipasakay kang kuya o kang asin kung sila maliko sa suba para safe sila kamulong swimming. Pwede na gaya po na magamit, no? Kung kamulot ang swimming. O si ina, naapot siya sa may suba, gahulat sa ilanga, mahuman o ligo. Kay para, gamitin po niya ang iyang malong, isip to alya, para o gahon ang ilang mga basa, ano? Kamot o ilang mga tigil. So, pwede po di ay matawil ang atong magic cloth o ang atong malong. Ang mga babae po, pwede nila magamit kung sila mag-ilis. Kani, makita ninyo, naka-blue pa siya. Sulot siya sa malong na ang magic tita po, pagawas niya, naka-yellow na siya. Magic cloth yun ang atong malong. O kung si ama, muadto siya, mag-uma, magdala ng bag. Ay, magdala na lang siya sa iyang malong. So, kung nag-harvest na siya sa iyang mga kamote, sa iyang rice, o uban pang yung mga lagutmon, higo na lang niya, ibutang sa iyang malong. Daw, mahimo na dahil kinig bag, magdala na niya ang pagkaon, balik sa pamilya. Pwede po di ay mamahimong butangana ng usa ka malong. O si ina, naapod siya yung kabuhaton. Kung ito ang style ni ama, ang kang ina, paon niya iyang malong, ibutang dayon niya sa iyang hawak. Suksukan niya kini o mga pugas para pambaho sa iyang manok. Sunod niya diha, o iyang i-itsa. Yang isabwag, murag mga aninipot sa hangin ang mga bugas. Dagan na yun ang mga manok para kaunong gini. So makita na ito, pwede mong pwede ay pangbag sa hawak ang atong manok, ang atong magical cloth. Pwede ba?
ang trabaho kundi ay makatabak sa trabaho ni ama o ti ina ang malong. Dili lang para kang kuya o para sa iyang manghud na si Azim. Tilipot na ang malong para lang sa mga malipayon na higayon, no? Pwede po niya magamit kung natay maatubang ang mga problema o mga gabay na emergency. Sama kang Babu. Si Babu, lama o yung now. Aon sa kaan siya? Sa kagibati niya? Nalipay kaan siya? Or nasuko? Or nabalaka? Itagan si Babu. Grabe ang dagan ko sa kaayo. Nagsyagit din siya. Sakit kaayo ang tiil ni Bapa. Kauban na niya si Bapa. Nahulog siya gikan sa karabaw. Unya karon dili na siya makalakaw. Emergency kini. Tabangi ko ninyo, tabangi ko ninyo. Mauwi ang giingon. So, unsa kay gibuhat ni ama? Ikuha ni ama ang malong o gibitay niya kini sa kawayan. Gipasakay dayon si Bapo para si Bapa para matambalan siya o madala siya sa doktor. So, pwede po di ay masakyan ang atong malong. Pwede po di kini pang emergency. At ito po, panahon sa gira, dali-dali na kinanan mo lakaw sa balay. Wala na higayon na kuhaon usa-usa ang mga gamit para ibutang sa bag. So, gipamutos na lang tanan sa malong o ang malong ang himong bag. Nagtago dahil ang pamilya dito sa kalasangan. Katupong panahon, na nawala na si Apo Ama, dako pod kaayo ang papel sa atong malong. Mao kini ang gigamit para tambunan ang iyang lawas. O, malong, usapod ni siya ka, special na prayer mat. Kung mag-ampo sa kalimang higayon or 5 times a day, mag-ampo kang God para sa iyang kaluoy, ang malong pwede gamitin bisag asa para mag-pray, para mahimo siyang special, no, na prayer mat. Diri magluhod, diri magtungo, magpaw, o mag-pray. Pag-umusaka ang adlaw, o bago po kini mo salok o sunset. Ana dayon si Azim, lagi ko yan, no, sakto ka. Wala pagikusukad na kakita o inani klasika magical na tela. Grabe, misteryoso giday kaayo. Dako kaayo ang iyang papel sa istorya sa atong kinabuhi. O diha, nagtapos ang atong kwento, atong story, na ang title, sige itong title. Okay, correct. Malong the Magic Law. So, karoon nakabalo na ta nga, magic giday ni tela nga malong. Nag-enjoy ba mo? Unta nag-enjoy mo o unta na amoy mga bag-o nga natun-an gikan sa atong story. O usab, no, pahinumdum lang kung nabantayan ninyo si Kuya o si Azim na na sila sa ilang balay uban ng ilang pamilya. Wala sila ni gawas para magdula pero naalang sila sa sulod. Unta po mga bata, maulang na itong buhaton, no? Labi na karoon ng panahon sa COVID-19 para masigurado na ito safe ta o dili ta matakdan. Okay ba na? O pahibalo lang po nga magpasalamat sa Diyos ko sa Smart sa pag-imbita sa ako para mahimo nga guest storyteller para diri sa Learn Smart e-storytelling session. So, kanina video, pwede ninyo i-share. Ganito lang na ito. Hashtag Learn Smart or hashtag Smart Community. So, stay home, stay safe, stay smart. Again, salamat kaayo sa inyong pagpaminaw sa ako. Good night mga bata. Ubunta na mo yung madamuhan ng magic sa inyong pagtulog karong gabi. Daghang salamat. O Kuya Ray, ibalik na nako sa imo. Daghang salamat. Ayan, maraming salamat Ate Tad at mga bata, ano, napakaganda ng kwento at nalaman natin na marami palang pwedeng paggamitan ang malong at ang malong mismo ay marami ring kwento. Ayan. So ang mamaya pagkatapos ng ating session, tanungin niyo si nanay o si tatay. Nay, tay, meron ba tayong malong dito sa bahay? Ayan, si Kuya Ray, mayroong malong. Ayan, at
at ipag-usapan ninyo, tanong nyo, tabalikan nyo yung kwento at tingnan nyo yung mga iba't ibang paraan kung paano gamitin ang malong. Pwede nyong subukan. Okay? At yan po, dyan nagtatapos ang ating kwentuhan ngayong gabi. At kung gusto nyong una pala, nagpapasalamat kami kay Miss Marian Ordinario sa author ng libro. At kung gusto nyo pang malaman yung iba niyang akda, at puntahan nyo lang po ang Facebook account ng ABC Educational Development Center Children's Books. Ayan. Yung kanyang libro ay in English. So, pwede nyo silang i-message doon. Okay! Ayan. At dyan nagtatapos ang ating kwentuhan. Ngayong gabi, magpapaalam na muli si Kuya Ray. Naimbag Arabi'i, nanay at tatay. Maayong gabi'i, ate at kuya. Marhay na banggi, lolo at lola. Maayong gabi'i, tito at tita. Maupay nga gabi'i. At magandang gabi sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam! Magandang araw mga magulang at guro. Ang kwento kanina ay tungkol sa malong. Nako, siguro kung talagang normal tayong mga magulang, medyo meron tayong gawi. Dapat ang magagamit sa mga bagay ay yun lang ang paggamit. Minsan masyado tayong strict sa mga bata na halimbawa yung baso, dapat ganito lang ang gamit niya, inuman. Ang plato, ganito lang dapat ang gamit niya. Pero dito sa kwento, makikita natin, pinapakita yung iba't ibang gamit ng malong. Ang mga bagay, pag titignan, ay hindi lang pwedeng sa isang bagay lang pwede gamitin. Sa maraming bagay pwedeng gamitin. So dito pwede natin mapag-usapan sa mga bata yung creativity. Kung paano sila lalawak ang imanasyon para magawa ang mga bagay-bagay, paggamit sa mga bagay, pag-solve ng mga problema, creatively. Paano naman mapapunta sa pag-solve ng problema ito, di ba? Siyempre, yung makikita natin na minsan may sitwasyon sa buhay ng mga bata na nakaharap sila sa mga problemang kaya challenges sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pagsasani sa kanila na magkaroon ng pag-uugali na makita ang mga bagay at may iba-ibang gamit na hindi lang sa isang bagay pwedeng gamitin na isang bagay, ay nasasani din sila na makita na sa bawat sitwasyon ang may ibang paraan para ito maharap. Tayo magtuturo sa kanila ng pag-uugali na kailangan makahanap sila ng ibang pamamaraan sa mga bagay na nakakaharap nila. So wag lang silang tumiis sa bagay na ito lang yung pwede kong gawin. Ito lang ang gamit sa bagay na ito. At dito sa kwento, maganda rin mapagbigyang pansin ang makita natin yung kultura. Ibang kultura doon. Kasi kung hindi ka kabahagi sa kultura nila, pwede pag-usap sa bata na may paliwanag na iba-iba tayong kultura. Iba-iba tayo ng mga pananamit, pamamaraan ng pagdadasal, pamamaraan ng paggamit ng mga bagay, pamamaraan kung paano natin ginagawa ang ating mga araw-araw na gawain. Depende sa kultura. Na-apektan dito. Kaya kung makikita mo yung paggamit ng malong ay naka-focus dun sa culture kung saan nagmula itong malong. So ganun din, may ipakita sa bata na sa pag-uunawa ng iba-ibang mga bagay ay nagpapalawak ng ating pagtingin sa mga bagay-bagay para lalo mas makatulong sa kanya para mas matatag siya, maging resilient siya. Kasi nakikita niya na, uy, marami palang pamamaraan. Maari palang ang isang bagay ay makagawa ng magamit sa iba-ibang pamamaraan din. Ganun din sa mga bagay na pagtingin niya sa tinatawag na kinakaharap niyang mga challenges. So kung masasani natin, may papaliwanag natin sa kanya, ma-encourage natin sa kanya na ma-develop yung kanyang creativity, ay nakakatulong tayo, nakakagabay tayo sa kanya para pag sa paglaki niya ay maging parte sa kanya yung pagiging resilient. So muli, sana may natutunan tayo. Magandang masayang araw sa ating lahat, mga magulang at guro.